Hi guys, it's me again. Good morning, good evening, good afternoon to each and everyone. Welcome back again sa ating channel. And on today's video guys, as I've said before, i-share ko sa inyo yung aking mga what I have in my kitchen quarantine hotel. So, i-share ko sa inyo guys kung ano yung mga dapat ninyong dalhin. Kung kayo ay nasa Saudi, better yet, bigyan nyo ng chance or bigyan ninyo ng space ang inyong mga gagamitin sa inyong quarantine hotel para at least kahit papaano meron po kayong magagamit para hindi na po kayo magpabili kung wala man lang po tayong budget. Kailangan po natin kahit papaano magtabi para sa ating para sa gamit. Maglagay kayo ng konting space sa inyong luggage para sa mga dadalhin, gagamitin ninyo sa inyong quarantine hotel para hindi po kayo bili ng bili pag nasa quarantine hotel kayo. Magagaan lang naman po ang kailangan ninyong dalhin. Okay, let's start. Okay guys, so umakyat ako, nandito ako ngayon sa aking pantry, sa kusina. So nandito ako ngayon kasi i-share ko sa inyo kung ano yung mga dinala ko from Saudi na nilagyan ko talaga ng space yung aking bag para dito, and kahit papaano nagagamit ko talaga siya. Dahil talagang dito sa ang binibigay lang nila sa atin is breakfast, lunch, and dinner. Wala nang iba pa. So, ayan. Pero pwede ka naman daw humingi. Though, yun nga lang, pag nanghihingi tayo, mayroong mga tip-tip yan, diba? So, at pag nagpapabili talaga tayo, meron talagang tip-tip at medyo mamahal kasi nga nagpapabili tayo. So, yun nga. So, ang ginawa ko guys, from Saudi, bumili na ako ng ito yung mga necessary. Bumili ako ng mga sanitary pads. Perfect siya kasi nagkaroon ako nung after 4 days ko dito. Nagkaroon ako. So, talagang perfect siya. Meron din akong gamot na dala from Saudi. Pwede nyo itong hingiin sa mga center, sa hospital ng Saudi. Pwede kayo humingi ng paracetamol, antibiotic, vitamins, vitamin C, multivitamins. Pwede kayong humingi sa hospital ng Saudi. Ayan. Tapos, baunin ninyo pag-uwi. Tapos, meron din ako ditong mga cotton buds. Ayan, meron akong cotton buds. Meron ako ditong bakit ako may cotton buds dito sa kitchen? Hindi, nilagay ko lang yan dyan. Eto, kung pwede ninyong magdala ng ganitong paper cup, magdala na kayo na paper cup sa inyong mga hotel kasi wala silang baso dito. Just in case lang, kasi iba-iba naman yung mga hotel eh. Baka yung iba, meron libreng baso, meron libreng plato. So, bahala na kayong mag-decide kung magdadala kayo or hindi. Pero ako, para pang depensa lang, magdala na kayo ng paper cups. Tapos, kasi yung paper cups, pwede siya sa tubig mainit, pwede sa tubig malamig. So, all in one. Meron naman sila ditong spoon, yung pinagkainan nyo na spoon na binibigay nila, yun na lang din ang gagamitin ninyo. Tapos, bumili kayo ng kung gusto ninyong palapalaman, bumili kayo kasi just in case na gusto nyo mag-snack sa hapon, kailangan nyo talaga ng palaman. Tapos, pwede naman kayo magpabili na lang dito ng tinapay, or else, pwede kayo magdala ng kubos mula sa Saudi kasi ang kubos, mas matagal ang live shelf niya. Mas matagal ang life shelf ng kubos kaysa sa normal na bread. Mas maigi kubos ang bilhin ninyo. Ayan, for 10 days. Tapos, meron din kaming kape. Dala ko din to galing Saudi din yan. Ayan. Tapos, meron din akong oatmeal. Nagdala din ako ng oatmeal galing Saudi din yan. Kaya kailangan talaga bigyan nyo ng konting space sa inyong mga bag ito. Tapos, meron din akong nido. Bumili din ako ng nido, yung malaking nido. Huwag kayong bumili nung nasa lata na nido. Ang bibilhin ninyo is yung nasa plastic na nido na kagaya ninyan para magkaroon ng hindi dagdag bigat yung lata, okay? Meron din akong cornflakes. Ayan, bumili din ako ng cornflakes isang box. Kasi maganda ito pang merienda sa hapon. Kung hindi nyo kayo kumakain ng tinapay, maganda ito kasi hindi na kailangan ng asukal, gatas na lang. Timpla kayo ng nido na malamig, tas gatas, pwede na. Ayan, so yun yung mga dala ko. Meron din ako ditong yung red tea natin.
Tapos meron din ako dito green tea just in case naman medyo hindi tayo matunawan sa dami ng pagkain, alam mo yun. Kasi dito talaga kung hindi ka masipag mag-exercise, hindi ka matutunawan kasi kung ang gagawin mo lang kain tulog. Tapos bumili din pala ako ng sugar, stevia kasi nga ano, hindi na kami umaano ng asukal, so stevia ang ginagamit ko. Ayan, stevia ang ginagamit ko. So, mayroon ding mga, di ba, asukal tayo sa Saudi na nakasashay na. Pwede nyo din yung dalhin just in case na mabibigatan kayo sa isang kalahating kilong asukal, ganyan. Pero pwede rin kayo mag-ano ng stevia kasi maliit siya, pero matamis na agad. So, stevia ang din binili ko. Ayan. Meron din ako ditong, cups. Ayan. Cups. Bumili din ako nito just in case. Ayan. And yung tubig pala dito is binili ko na dito kasi di naman tayo pwede magdala ng tubig mula Saudi, di ba? So bumili na ako na ito, 10 liters to. Hindi ko alam yung magkano yung price ng 10 liters na tubig. Pero nung nakaraan, nung naubos pangalawang bottle na kasi to, so nung nakaraan, nag-refill na lang kami. Refill na lang to siya. And nagbili kami ng nagbili ako ng bread. Hindi ko alam kung magkano, basta 500 yung pinadala ko, 250 na lang ang bumalik. So, yun ang And so yun lang yung mga kailangan ko, guys. Bukas naman yung sa banyo kasi ang hirap mag-upload ng mayroon akong mga din sa banyo, para sa banyo. Kaya bukas na lang, ha. Ayan, so yun lang yung ating video for today. Thank you for watching and be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. Mag-ingat po kayong lahat. Anyways, kung meron po kayong mga araw-araw, marami akong i-share sa inyo. Bukas, mag-share ako kung ano yung mga dinadala ko sa banyo. Sa susunod na araw siguro, bago mag-share naman ako kung ano-ano mga pinagkakalibangan ko dito, mga ganun. So, yun guys, sana ma-upload ko. Ang hirap kasi ng internet dito, as in talaga, kaya ang hirap mag-upload. Anyways, yun lang yung ating video for today. Thank you for watching. Be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. See you on my next vlog. Bye!